Hello mga kalalabs! Ako na naman po muli si Tunet. Welcome back to my channel. Ngayon mga kalalabs, ang tatalakayin po natin ay tungkol naman po sa mga pagkain na manakakatulong po para bumaba ang ating blood pressure, ang tinatawag na high blood. So without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo! Mga pagkain na nakakatulong sa atin upang bumaba ang ating presyon ng dugo, ang tinatawag na high blood pressure. Ito rin po ay nakakatulong sa atin para po tayo ay guminhawa ang ating pamumuhay. Kahit po sila ay mga prutas lamang, sila ay nakakatulong para po bumaba po ang ating blood pressure. So, ang i-share ko po sa inyo ngayon mga kanalabs ay tungkol po sa 7 pagkain na nakakababa ng alta presyon. Ang tatalakayin po natin rin ngayon mga kalalab sa itong kupo sa mga pagkain na matataas sa potassium para po makatulong sa pagbaba ng presyon ng dugo. Ano-ano ba ang mga pagkain na nakakatulong sa pagbaba ng presyon ng dugo? Ang pagkonsumo ng mga pagkain na mataas sa potassium ay maaaring makatulong sa pagbaba ng presyon ng dugo. Ang pagkuha sa sapat ng potassium ay halos kasing halaga sa pagbabawas ng pagkain ng sodium para sa paggamot ng mataas na presyon ng dugo. Una, apricot. Ang apricot ay mayaman sa potassium nang may mababang nilalaman ng sodium na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog ng presyon ng dugo. Pangalawa, avocado. Bilang karagdagan ng potassium, ang avocado ay mayaman sa isang mineral, magnesium din, na kung saan ay mahalaga para sa mas mababang presyon ng dugo. Ang kalahati ng medium ng avocado ay naglalaman ng 549 mg ng potassium na higit pa ng potassium content ng saging. Pangatlo ang saging. Ang isang average ng laki ng saging ay naglalaman ng higit 400 mg ng potassium at 1 mg ng sodium. Ang mataas na nilalaman ng potassium at mababang sodium ay nakakatulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Pang-apat, cantaloupe. Ang cantaloupe ay naglalaman ng potassium, vitamin C, at choline na tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Panglima, dalandan. Ang mga dalandan ay isang prutas na kilala sa mataas na nilalaman ng vitamin C. Ang dalandan ay may nilalamang potassium na 326 mg na halos wala siyang sodium. Pang-anim, suha. Ang bioflavonoid na nilalaman na matatagpuan sa grapefruit ay nakakatulong sa pagpapaba ng presyon ng dugo. Ang isang piraso ng grapefruit ay may timbang na humigit kumulang 125 grams ay sinasabing naglalaman ng 166 milligrams ng potassium na mabuti rin sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Ang pampito ay ang melon. Ang melon din ay naglalaman ng mataas na nilalaman ng potassium na mabuti sa pagpapanatili ng presyon ng dugo. Ang mga ito ay mayayaman din sa vitamin A at vitamin C. So mga kalalabs, yun po yung 7 pagkain na nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Kung atin pong pagbabasihan, sila lang po ay mga simpleng prutas o pagkain, pero hindi po natin alam na sila po ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Yung mga sinabi ko po mga prutas, yun po ay nakakatulong po para po guminhawa po ang ating nararamdaman
lalong-lalong na kung mataas ang presyo ng iyong dugo. Kung kakain po tayo nito mga kalalams ay makakatulong po sa atin para po maiwasan po natin ang pagtaas ng presyo ng dugo. Pero kinakailangan din po natin tulungan ang ating sarili kahit kumakain po tayo ng mga pagkain na nakabababa ng ating presyo ng dugo. Kung mismo sa sarili po natin ay hindi natin tutulungan, wala rin pong mangyayari. So baliwala lang po yun. Kung gusto po talaga natin na bumaba ang ating presyo ng dugo, tayo rin po sa ating sarili ay kinakailangan po natin tulungan na hindi po tayo tumaas ang ating presyo ng dugo. Kasi sa sarili din po natin yun. Hindi rin po mangyayari na bababa po ang ating presyo ng dugo kung mismo yung sarili po natin ay hindi po tutulong sa atin. Kaya mga kalalabs, yun po ang 7 pagkain na tumutulong sa pagpabababa ng presyo ng dugo na kinakailangan din po natin kumain nun kahit po hindi po araw-araw. So, sa pamamagitan po ng mga pagkain nun ay natutulungan na po tayo para hindi po tayo magkaroon ng dubli-dubling problema kasi namumblema na nga po tayo tapos tutataas pa po ang ating dugo, mas lalong problema po yun. Dahil po sa pagtaas po ng dugo ay doon po natin nakukuha ang stroke o kung ano-ano pang sakit na ating nararamdaman. So mga kalalabs, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po ang aking video at kung may natutunan po kayo, i-click nyo na po ang subscribe at hambalusin nyo na po ang bell button para po maging updated po kayo sa aking mga susunod na mga video. Like, share, and comments po para po maging malapit na po tayo sa isa't isa. So ito pong muli si Tunet nagsasabing, never lose hope when you think it's over. God sends you a miracle. Sa quote po na yan mga kalalabs, maniwala po kayo dahil po sa akin na lang po ay meron pong magandang nangyari. Shoutout po sa akin pong mga subscribers, kay Simple Me, kay Lady the Chef Rider, kay Boy Tumbling Vlog, kay JV Vlog, kay Charmaine TikTok Videos, at kung sino-sino pa. Maraming salamat po kasi hanggang ngayon ay nandiyan po kayo. Hindi niyo po ako iniiwan. Thank you very much po. So ito pong muli si Tunet nagsasabing, smile lang po, huwag kong sumimangot dahil ang buhay ay maiksipo lamang. Kung may problema ka, go lang dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang i-resolve. Ito pong muli si Tunet nagsasabing, thank you very much. Until next time, paalam, bye-bye.